Sa ganitong setup, sir, ilan ang kinakailangan na puhunan? 600 pesos ang kinikita ni Sir Awie sa pagbebenta niya ng itlog. Sa isang araw lang yun, ha? Ilang buwan mo bago mo makukuha yung return of investment mo? Mga around 3 to 4 months kaya na siyang makuha. Wow! 3 to 4 months lang, pwede nang bumalik yung return of investment mo sa pag-aalaga ng ganitong klase ng manok. What's up, Kabidyo? Art Sinabago here and welcome to another episode of Kabidyo Starts! Yung mga Dekalb brown chicken. Yes, sir. Sir, bakit ito yung naisipan mong alagaan? Eh, pwede namang mag-alaga ng native or ng mga 45 days. So, una, nag-research talaga ako about sa mga manok and ang dami kong pinagpilian. Andyan yung mga Rhode Island, mga Saso, native chicken. And sa experience ko naman kasi, nung nagba-backyard farming pa akong kailan-ilan, pinakamalakas mag-produce ng egg is yung mga Dekalb brown. Tapos pagdating sa feed consumption, sa pagkain, is hindi sila lumalaki ng husto. Kumbaga yung mga kinakain nila napupunta lang sa itlog. Unlike sa mga Rhode Island, mga Saso, oo, umiitlog din sila. Pero ang lalaking manok, sa kinakain pa lang nilang napupunta sa katawan nila is parang matatalo ka na sa, ano, sa egg. Kaya ito yung ano, para sa akin, pinaka the best na alagaan pagdating sa egg production talaga. Wow! Ang ganda ng explanation na well-explained ni Sir Awie kung bakit Dekalb Brown ang kanyang inaalaga ang mga manok dito sa kanyang farm. Sir, may nakikita ko ngayon dito parang dahon ng ano. Tingnan nga natin dito, Sir Jomarie. Ayan. Itong ano, klase ng, ayun, may kumakain na. May molasses, molasses ba yan? Opo, water with molasses. Okay, so, sir, pakikwento mo naman sa amin kung paano yung tamang pagpapakain sa ating mga alaga. Anong oras, gaano karami, at the same time, para ma-reach natin yung tamang nutrients na dapat nilang makuha. Ayan, so, yung pinapakain ko dito sa mga alaga ko is, makikita lang din dito sa paligid ng farm ko. Meron malunggay, nagsisilbing vitamins nila. Okay. Meron din akong mixture dito ng... Ay, alis mo na kayo dyan. Naringa, hawakan natin. Oh, guys, so pwede na natin ano to. Ito ay... Ano to, sir? May ano dito, may malunggay. Pwede na bang ito noon? Ayan, kaya nga pinutol ko yung mga salay dyan, yung mga papaya, baka pag napunta si Papa dito, bawas. Bawasin nila. Ayan, so, ano yan? Ito po yung mixture ng maes, copra, soya, sorter, diwan, na pinapakain ko sa ano. Kasi nag-training din ako sa paggawa ng feeds ko, yung tamang formulation. Kaya sa mga Dekalb brown na ganito, hindi kasi sila pwedeng sumobrang taba. Mahirapan silang umitlog, kaya kailangan yung grams ng pagpapakain is sakto lang. Isubok mo na. Ayan, ha, dami guys. Oh. Let's go. Pakain tayo. Dami! Sa labas pa yung iba. Oo. Tuwang-tuwa sila guys. Ayan. Ayan. Dami. O ito. At saka, guys, no? Hindi ka na mahirapan manghuli. Maamo sila. Maamo sila. So, sagana po sa nutrients, sa vitamins, ang alaga ni Sir Awie dito. At saka may ano pa? Malunggay. May malunggay pa. Ayan. Ayan. O, ito siguro, kakainin pa nila ito. Ilalagay ko lang dyan sa lupa. Bahala hindi nila pinapansin. Panghimagas siguro nila ito. Ito, ilalagay mo lang sa lupa. Tapos bahala na sila nang bahala. Okay. Tutukatukain na nila yan. Pansin ko, ano ito? Ano? Trivia lang ito, mga kabidyo. Halika dito, Sir Jomarie. Pansin natin sa mga, ano, sa mga lagayan ng tubig. Kulay pula. Kulay pula. No? Ang mga manok pala ay colorblind. Ang nakikita lang nila na kulay is red. Is red. Yeah. Kaya ideal kapag naglagay po kayo ng inuman nila yung ganitong design para mas mabilis nilang ano. Though walang laman ngayon, may naka-standby mo naman na tubig doon.
Pero sir, siguro nilalagyan mo yan. Bale, kapag magbabitamins ako, inahaluan ko lang sila ng molasses, sir. Eto. Ayan. Water lang siya na may halong molasses. Water? Paano yung ano, sir? Paano yung tawag ng composition ng water at saka molasses? Ilang porsyento, ilang litro, ganun? Halimbawa, sa 16 liters po is naghahalo lang ako ng isang baso. Dali, 16 liters na tubig? Isang basong molasses po. Ah, okay, ganun lang. Okay, so napakaliwanag na puno nun, ha? 16 liters, tapos isang basong molasses lang. Ayan, tapos pwede na yan. Ayun, dun pala yun. Anong purpose ng molasses, sir? Yung bakit ganyan? Pwede namang regular water lang. Bale, yung molasses kasi is nakakatulong din sa kanila bilang health enhancer. Okay. Unlike magkano lang naman yung molasses, di ba? Nabibili lang, no? Nabibili lang sa dito sa amin, malapit lang yung kinukuhanan. Masigla pa yung mga alaga kong manok. Nagkakaroon ka rin ba ng mga problema dito? Nung nakaraang buwan, sir, bale, itong lugar kasi namin is naging ano talaga siya, naging tambayan ng bird flu. Pero ang maganda po dito is binayo security ko sila. Walang kahit sinong pwedeng pumunta dito sa akin, kahit sila mama, sila papa. Okay. Hindi ko sila pinapapasok dito sa aking sa aking mga farm. Okay. Mm-hmm. Then dito sa mga kapit barangay, kapit mga nagpo-poultryhan, around 1,000, 2,000 mga namamatay nilang hayop. And dito sa akin, nagkaroon akong mortality, 3%. 3%? Ano yan, sir? Malaki na ba yun? Or mababa lang? Mababa na yun. Kumbaga, lang siya, normal na mortality. Anong causes nun? Dala din kasi ng panahon, sir. Mm. Pag nag-alaga ka kasi ng ganito, kailangan risk taker ka din eh. Okay. Oo. Kung hindi ka susugal, alang mangyayari. Halimbawa, panahon natin, malamig sa gabi, mainit sa umaga. Yes, sa mga tropical countries, katulad natin. Okay. Kaya yung manok, naninibago din sa temperatura. Mm-hmm. Nagkakaroon sila ng sipon, mga sakit. Pero, ayun, dahil nga may mga training, and itatawag ko lang sa aming livestock sa municipal agriculture, sila naman, pupuntahan nila kung ano yung magandang treatment. Mm-hmm. Kaya nakakaiwas din sa mga sakit. Oo, mas malaking losses, no? Pansin din natin dito, mga kabidyo, no? Parang covered itong baba niya, tapos screen na lang dito sa taas para tuloy-tuloy pa rin yung hangin, no? Pero yan, sir, tinatakpan mo din yan pag medyo malakas ang hangin. Apo, may mga lona po ako dito na isasabit ko lang, then niro-roll kapag may bagyo, ganyan, kapag malakas yung hangin. Mm-mm. Pero pag ganito naman yung panahon, is tinatanggal ko para presko silang nakakagala sa paligid. Mm-mm. Okay. Sir, dito, no, anong oras ang pakain mo dito? Dito po is, pagkagising ko around 8 o'clock, magsisimula na ako magpakain. Magpakain ka na. Oo, one hour yun. Mm-mm. And then, lilipat ako sa isang farm. Doon, papakainin ko din yung mga manok, baboy, mga bibe. Ayan, marami din kasi akong alaga doon. Then, after mga 11 o'clock, babalik na ako sa farm. Asikasuhin naman itong dito sa patubigan ng pala. Mm. Kumbaga, maghapon ko is pagod talaga. Pero worth it naman pagdating ng harvest season. Yun, ha? Tignan ninyo, no? 24 years old, kung gaano kasi pag gumigising ng maaga para magpakain. Ayan, inaalagaan ng kanyang mga alagang manok, baboy, iba't iba, baka, at syempre, ang kanilang palayan, di na natin naabutan, kaka-harvest lang ata nila ng mga nakarang araw, pero nakita ko nga sa post mo na nag-harvest na kayo, so panalo naman yung kita ninyo ng mga ng palay, no? Opo, malaki yung kinikita dito pagdating sa rice. Sir, dito, nakakulong sila, pero open naman sila, no? Anong oras sila lumalabas? Bale, pag nagpakain po ako ng 8, is bubuksan ko na itong pintuan nila. Mm-hmm. Then after nilang kumain, maghihimaga sila ng mga damo-damo sa labas. Wow. And then kapag mga alas 3 na ng hapon, kusa na silang papasok dito sa kulungan. Mm-hmm. Na-train na din sila. Yes, so I think parang may sistema rin silang sinusunod. Mm-hmm. No? Kung ano yung nakasanayan nila, yun yung ginagawa nila. Ayun, so importante po yun, no, na nababantayan natin yung mga alaga po natin.
mga kabidyo, nandito naman tayo sa pangalawang farm ni Sir Awie. Sir Awie, ano naman ang makikita natin dito sa iyong pangalawang farm? So, makikita natin dito yung mga layer chicken ko. Andito yung mga Dekalb White and hinaluan ko din ng Dekalb Brown. Itong mga itlog na ito yung sinusupply ko sa mga bakery, ayan, mga bake shop. Wow, so may sinusupplyan ka na? Meron na. Okay, yun, parang regular na suki mo na yung mga yeah. yan. Okay. Sir, dito no, nakikita natin, naka-cage itong mga alaga natin. So usually, sir, ilan ang laman ng cage natin? Usually, yung gantong klase ng kulungan, yung tatlong layer na yan, kung makikita nyo, kaya niyang maglaman ng 46 to 47 na heads ng Dekalb chicken. So ideal yun na ideal, bilang. Oo. Sa ngayon, sir, ilan ang alaga mong ano, itong dalawang cages mo na nandito sa'yo? Ito, nakalagay ngayon dyan, around 97 heads. 97. Okay. So, sa ganitong setup, sir, ilan ang kinakailangan na puhunan? Pag sa ganyan, around 50,000 to 70,000 hanggang makapag-produce na ng egg mm-hmm. yung kailangan mong puhunan. Okay, so kinakailangan mo ng 50 to 70,000 daw sa ganitong setup. Ano yun, sir? Kasama na tong cage o yung mga manok pa lang yun? Kasama na siya. Bale, mas makakaless ka naman kasi dito. Ito kasi nakuha na is ready to lay na sila. Mga okay. 17 weeks na. Okay. Pero kung mag-start ka ng sisew, around 50 siguro, kasya na yung ano yung puhunan mo kung i-pre-range mo muna sila. Mm-hmm. Then pag malapit na silang umitlog, pwede mo na silang ilagay sa layer. Mas less yung gastos. Yes, sir. Sir Awie, sa ganitong klase ng manok, pag nag-start ka mag-alaga, ilang buwan bago sila mangitlog? Around 25 to 26 weeks, umiitlog na sila. Ilang buwan yun? 5 months, ganyan. So meaning, pag nag-start ka, 5 months, pwede na sila mangitlog? Yeah. Okay. Ngayon, pag nangitlog na sila, sa experience mo dito, namuhunan ka ng 50 to 70,000, ilang buwan mo bago mo makukuha yung return of investment mo? Mga around 3 to 4 months, kaya na siyang makuha. Wow! 3 to 4 months lang, pwede nang bumalik yung return of investment mo sa pag-aalaga ng ganitong klase ng manok. Ganda, basta no? Masipag ka lang, matiyaga. Huwag kang magsasawa sa ginagawa mo. Kaya-kaya yon. Yes, sir. Sir, dito sa setup natin ngayon, napalabas mo na yung punan mo? Yeah. At kumikita ka na? Mm-hmm. Kumikita na. Bale, around more than, as a 1 year na din kasi silang umiitlog ngayon. Itong mga Dekalb White is as a 1 year na. Mm-hmm. Kaya yung 3 to 4 months is nakuha na yung in-invest sa kanila. Mm-hmm. Paano ba ang diskarte ng bintahan ni Sir Awie ng mga itlog? Siguro, bago mo sagutin yan, mag-harvest muna tayo ng itlog. Okay. Ayan, tara guys. Lagayan na si Sir Awie dito. Sir Awie, usually ba, every kailan o anong oras nangingitlog yung mga alaga mo dito? Around 8 o'clock to 10 o'clock ng umaga, then to 2 p.m. and to 4 p.m. ng hapon. Oh, yung so, oras ng pangingitlog. Okay, na. So ulitin lamang natin, alas 8 ng umaga hanggang alas 10. Yeah. Pag umaga. Mm-mm. Pag hapon naman, 2 p.m. to 4 p.m. Yeah. Okay, so every kailan ka nag-harvest ng itlog? Anong oras? Usually, mga 5 p.m. ng hapon. So maghapon na yon. Okay. So usually, ilang piraso ang na-harvest mo sa maghapon? Usually, dito, around, dahil sa 100 heads sila, 97 heads, 3 trays. 3 trays yun. So, ilan ba laman ng trays? 24? Tama ba? 30. 30? Oo. So, 90? 90. 90 eggs. Sa maghapon ang dito. Sa ang na-harvest ni Sir Awie sa maghapon. Mm-hmm. Daily yun? Daily. Okay, so magkano na pagbebentahan mo dun? So, dito sa ano, at saka yung may 100 heads din akong umiitlog dun na sa kabila. Sa kabilang farm? Ito, itong kabila na to. Ah, sa kabila. Okay. Nakakapag-produce ako ng around 7 tray na sinusupply ko sa mga big shop. Local consumer ko. Mm-hmm. At net income, kinocompute ko sa isang egg kasing ganito. Yes, magkano ang bentahan mo? Nagkakagastos ako ng around 3 to 4 pesos. And then, nabebenta ko siya ng around 7 to 8 pesos. Okay. So, overall, ang neto mo, sa isang maghapon o sa isang araw na napagbebentahan mo ng itlog, ay magkano?
sa isang egg met 3 pesos akong income. Okay. Eh, kung 7 tray yan, i-times mo sa 3. Around okay. 600 plus, di ba? Wow! Yun yung net income mo. Imagine, daily. Guys, 600 pesos ang kinikita ni Sir Awie sa pagbibenta niya ng itlog. Sa isang araw lang yun, ha? Grabe, no? So, mag-harvest tayo ngayon. So, ito, first time, ngayon ka pala mag-harvest o dapat mamayang hapon pa? Hindi, okay lang naman. Pwede naman tayo mag-harvest. Pwede nang mag-harvest. Oo, so ito, pwede na. Ayan. Yun. Sarap pala mag-harvest na ano? Ng egg. Ayan. So sa mga gustong mag-start ng pag-aalaga ng ganito, parang RTL, no? Uh-huh. Ready to lay chickens. So anong advice mo sa kanila, sir? Sa ganitong setup, ha, hindi siya yung naka-pre-range. Mm-mm. Pero ano yung ano yung diskarte sa pagpapakain? Pag may income ka naman kasi pagdating sa ganito is bili ka na ng 17 weeks na edad ng chicken. Okay, kung so may budget. Kumbaga yung ano na yung pwede na yun, konting panahon na lang mangingitlog na sila. Around 3 to 4 weeks itlog na sila noon. Mm. Pero kung ano yung gusto mong makatipid ng konti, mag-start ka talaga sa sisiw. And kagandahan lang kasi pag nag-start ka sa mga sisiw is nagkakaroon ka ng ano ng trial and error experience sa kung ano yung dapat mong gawin. Yes, sa pag-aalaga kasi ng manok ano din eh trial and error lang din. Oo. Habang tumatagal experience mo, pabuti ng pabuti yung ano, yung nagiging Syempre natututo ka, ano? Oo. Ayun. Eh alam naman natin ng mga ka-video na ang pag-consume ng eggs kada araw ay magandang source ng protein sa ating katawan na kinakailangan po natin para mapanatili po yung malusog na pangangatawan po natin. Ako, I usually eat one egg every day. Pero ang sabi nila, pwede naman up to 3 eggs per day. Healthy pa rin daw yon. Ito, after natin ma-harvest, tinitimbang natin siya bago siya i-supply sa mga consumer. Ano yan? Individual na tinitimbang mo? Oo, isa-isa kong tinitimbang. Oh, yan. Sige, mamaya titignan natin kung paano. Sige, i-harvest muna natin lahat to. Meron pa pala sa taas, oh. Hindi natin nakuha. Balikan na lang natin mamaya. Medyo mabigat din yung egg. baka mabagsak natin. Ito, mainit-init pa, oh. Yan, bago lang yan. Init-init pa. Nakaw. Eh, lalo ngayon, no? Medyo mataas ang demand. At the same time, mataas din ang presyo ng mga itlog, no? Magkano ba ngayon sa market? Parang 10 pesos na ata? Mm-hmm. 12 pesos? Sa akin kasi, naglalaro siya ng 230 yung farm gate ko. Then, okay. Around 7.50 pesos. Pero pag sinupply ko na siya sa mga wholesaler ko, sa mga retail, na ibebenta nila ng around 9 pesos, 10 pesos. Okay. Ganyan. Grabe, oh guys. Ang dami. Yan. ang saya palang mag-harvest. Pero mabigat. Eto, may brown din sila dito. Ito yung mga Dekalb brown. Mm-hmm. Eto mga Dekalb white, kaya white din yung ano. Ito, kahit brown siya, is hindi na siya organic egg. Kasi kumakain okay. siya ng commercial feed. So, ito. Yung videographer natin, paki-clarify lang yon. So, parang ibig sabihin, kapag brown na ganito, not necessarily organic. Kasi ako, pagkakaalam ko, kapag brown, organic. Pakipaliwanag nga, sir. Kasi usually, alam natin, kapag brown yung egg, organic na kaagad, diba, sa paningin ng tao. Pero hindi. Unless yung, basta yung manok mo, kumakain siya ng mga commercial feeds, natitake ng mga chemical, ganyan. Hindi mo siya pwedeng tawaging organic egg. Kasi meron pa rin chemical na pumapasok sa kanya sa pagpapaitlog. Ganun yung organic yun. Egg is yung andun sa kabilang farm. Kasi sila, hindi sila kumakain ng mga commercial feed, tapos hindi sila gumagamit. Antibiotic free, chemical free, yung mga kinakain nila. So ito, tuloy-tuloy lang ang ano. So, good for how many years or months na mangingitlog itong mga alaga mo na to? At eventually, syempre, mag-expire din yung pangingitlog nila. Usually, itong mga Dekalb White,
mga 325 days lang, pwede na silang ikal. Mm-hmm. Itong mga Dekalb White. Magmula sa pag-itlog nila. Okay. Then, itong mga brown kasi is matagal yung, ano, yung lifespan ng, ano, ng pangingitlog nila. Okay. Kahit 3 years, pwede pa silang umitlog. Mm-hmm. Hindi nagiging reject yung itlog nila. Unlike dito, pag after 1 year na silang umitlog, minsan oblong na, minsan reject na yung egg nila. May masasabi tayong reject ba dito or all good yung mga to? Yung so mga nervous natin. So far, wala pa naman ako nakikitang reject. Mm-hmm. Kuhanin lang natin lahat. Sige, kuhanin natin lahat. Ayan. Guys! Halos malapit nang mapuno yung egg. Sana hindi ko malaglag. Nakakatakot. Ang dami eh. Oo. Huwag niyong tukain. Ang sarap pala mag-harvest, no? So, pakita natin sa mga kabidyo natin kung gaano karami yung na-harvest ni Sir Awie sa maghapon. So, mamaya ilalagay natin sa tray. Titignan natin kung nakailang tray tayo ngayon. Pero I think hanggang mamayang hapon pa, mangingitlog itong mga alaga niya. So, ano sir, parang yung pag-harvest mo, dalawang ganito? Or may git pa? Kasama yung... Ito sir, may basag ganito. Ito, ganito yung reject. Kapag may mga basag, manipis yung shell. Ah, okay. May ganito rin pala siya, oh, guys. Yan. Pag may mga reject na ganyan, pinamimigay ko sa mga previous sa mga daily consumers. Ah, libre na lang, no? Customer. Ayan. Guys, ayan. Halos na-harvest na natin lahat ng itlog ng mga alaga ni Sir Awie ngayong hapon na ito. Ngayon, i-check naman natin, titimbangin natin kung malalamin natin kung paano ba yung tamang timbang ng mga itlog na dinidispose po natin at nabibili natin sa palengke. So, let's go! Yes, mga kabidyo, pagkatapos nating mag-harvest ng napakaraming itlog, ituturo naman sa atin ni Sir Awie kung paano yung tamang pagtingin sa tamang timbang ng mga itlog. Sir, ituro mo naman sa amin kung paano natin tinitimbang itong mga itlog na na-harvest natin. So, madali lang. Yung pagtitimbang ko kasi ng egg is mano-mano. Mm-hmm. Pero kung makikita nyo dito is nakalagay na siya, naka-indicate na kung small, medium, large, extra large, or jumbo. Ah, so, okay. Pag pinatong natin yung egg, makikita mo, halimbawa, large. Ayan, large na. So yan, lalagay natin sa large. Sa large, yan. Okay. Okay. Then ito, nasa medium maliit. Sa medium? Medium. Oh, dito, ayan, lagay natin. Dito siya sa medium. Ah, ganun pala yun. Ayan. Ito. Large. Ayan. Pero pag sa... In between, nasa go ahead. In between, lalagay ko na siya sa medium lang. Ah, okay. Ayan. Galing ah. O kunyari yung mga maliliit. Ayan, maliliit. Large to. Large. Ayan. Ito. Nasa gitna. Oh, medium. Medium. Ayan. Okay, ganun pala yun, guys. Ganyan lang. Ayun so, yung maliit. Medium ayan, din. Medium. Okay. So, ayan is large. Okay, so, ayan. Ganun pala siya. Small, medium, large. Sa isa natin tinitimbang. Medium. Medium. So, ganun pala, guys, no? Napakasimple lang pala ang pagtingin ng sizes. At syempre, ma-identify natin kung anong kategory yung itlog na na-harvest natin. Sir, pag medium tsaka large, magkaiba rin ba yung presyo? Oo. Usually, sa akin ngayon is nabebenta ko yung medium ko ng around 220 lang. Per ito? Oo, per isang tray. 30 pieces yun laman ng isang tray. Nagre-range lang siya ng 7 pesos. 7 pesos? Oo, yung medium. Then yung ano, yung... Large? Large, nabebenta ko siya 230. Then yung extra large is 240. 10 pesos differences lang. Ikaw, sir, na farmer at nagbibenta ng itlog, saan mo binibase yung pagpipresyo mo ng mga itlog? So, bali may pinagkukuhanan ako. Nagtatanong ako sa aming mga municipal agriculture, sa mga presyong lumalakad sa market. Kumbaga, pag around, halimbawa yung ngayon sa market, yung large, asa 270 na sa amin. Eh, kinukompute ko yung costing ko, pinapalabas ko lahat ng gastos ko. At least 3 pesos lang per egg. Mas mababa pa yung ano, bigay ko kaysa sa palengke.
Oh, okay. Kasi direct from the farm na yung ano, di ba? Yung farm gate na price kasi siya. Oh, okay. Pero pag nasa palengke na, nakadepende na sa seller, sa nagtitinda. Kasi dadaan na ng middleman yan eh. Dadaan na ng ano, traders. May patong na sila. Oh, syempre, yung logistics nila, yung pagbiyahe, at the same time, yung lahat ng costing, operational expenses na i-add nila sa ano. Actually, talaga nagko-consume din ako ng egg. Everyday, kumakain na tayo ng egg. At ngayon, ay nalaman natin yung paano yung pagpepresyo ng itlog. Mr. Awie. Na dito po sa kanyang mga alagang manok, dito sa kanyang farm. Siyempre, ating napasyalan ang isa pang farm, no? Ni Sir Awie, at nakita natin napakaraming itlog ang talagang pinuproduce ng kanyang mga alaga. So this time, sir, ano po ang gusto mong mensahe sa ating mga kabidyo, sa ating mga viewers na gusto magsimula ng ganitong negosyo? Ayan. So message ko sa mga kapwa ko, kabataan, kapwa ko magsasaka. Sipagan lang natin, maging risk taker tayo. Nakadepende kasi sa atin kung kikita ba yung negosyo natin o hindi. Kaya iba yung pagsisikap. At pray lang na mag-succeed yung ating business. And si Lord, ibibigay yung hinihingi natin na success na yun. Wow! Talaga naman. Risk-taking at the same time, kailangan sipag at syaga. Okay. Napakaganda po ng kwento ni Sir Awie. Kaya naman, bilang panghuli po, tayo pinagpapasalamat kay Sir Awie sa pagbibigay po niya sa atin ng pagkakataon para may bahagi po natin ang kanyang kwento dito po sa ating programa. At syempre sa lahat po ng ating mga ka-video na gustong magpa-feature ng kanilang negosyo at ng kanilang kwento, open po ang Avidio Stories. Pwede po kayo mag-message sa ating Facebook page, Avidio Stories. At the same time, pwede niyong i-like, i-share, at the same time mag-subscribe sa ating YouTube channel, Avidio Stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinubago, the content creator of Avidio Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising, mga ka-video. Maraming salamat! Bye-bye! Mga ka-video, kung nagustuhan ninyo ang ating tampok na kwento ngayong araw, mag-subscribe sa ating YouTube channel na Avidio Stories. I-like at i-follow din ang ating Facebook fanpage na Avidio Stories para sa iba pang makabuluhang kwento ng buhay, negosyo at iba pa. Ako ang inyong kabidyo, Art Sinubago, hanggang sa muli. Ito ang Avidio Stories.